Senator Bongbong Marcos, sir, welcome po. Maraming salamat. Good afternoon, Erwin. At sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, magandang hapon po. Nako, sir. Long time no see. Marami yun. Kanina pa sa Facebook, hindi maganda umayo yung inyong mga support na hinahanap po. Anong oras na kayo darating? Nag-news lang ho tayo, kaya medyo naantala. But anyway, sir, diretsuhin na ho natin. Hindi na ho tayo papaligoy-ligoy pa dahil yung milyong-milyong nyo supporters, nagtatanong, yung kanilang katanungan, kasi bihira nila kayong naririnig, hindi ho kayo nagsasalita. Pero ako na ho magtatanong, at diretsuhin ko na, ano na po ba ang update sa inyong election protest, sir? Ito po yung tinatanong ng maraming kababayan natin. Well, siguro, nalalaman ng iba, nagkaroon na tayo ng tinatawag na preliminary conference, at naging bunga nito ay nakatanggap na kami ng resolution na inoorganisa na yung mga kung sino ang mga magiging present kapag magbibilangan na. At sinabi meron isang overall na in charge dun sa bawat mesa yan eh. Uh-huh. So sa bawat mesa may isang in charge na isang abogado, meron na yung revisor na tinatawag na nagbibilang, uh-huh. May representative ang bawat party. So, uh-huh. Bali, bawat mesa yon. Uh-huh. Magkakaroon ng 50 mesa. Uh-huh. Sa ilalagay nila, may order na rin ng tribunal, ang Presidential Electoral Tribunal, may order na rin sila na ihanda yung gym na doon sa complex ng Supreme Court, malapit sa Court of Appeals. Alright. Yung gym, kalahati nun gagamitin pang storage ng mga ballot box, at yung isang kalahati, doon ilalagay yung 50 na mesa kung saan magdagagawin yung bilangan. Kaya, at bukod pa ron, meron pang ginawang inoorganisa na rin yung mga team na pupunta sa 3 probinsya para kolektahin yung balota. Actually, meron una, exploratory committee pa lang. Pupunta sila doon, titignan kung ilan ba talaga ang dadalhin, paano dadalhin, saan dadaan, etc., etc. Para maging secure naman yung mga ballot box. At, so, yun ang ipinaghahandaan natin. At sana naman, malapit na at makapagsimula na tayo. Ito naman ang matagal na nating inaantay. Alam mo, sir, marami po mga kababayan natin, lalo na mga supporters ninyo, dahil alam naman ho natin sa ating bayan, pag kumilos ang gobyerno, isang ahensya, singkupad ng pagong, ha? Sintagal ng lintik, mas mabilis pa ang bulate makarating from one point to another. Ito yung kinakabahan, lalo na mga BBM supporters po ninyo, baka naman maubos na yung 6 na taon, ha? Pagkatapos, on the last day, saka sasabihin ng Supreme Court, panalo ka Bongbong Marcos. Ano pang silbi? Marami na ho tayong nakitang ganun, sir. Huwag naman sana ganun. Tama ka. At marami na tayong nakikita, lalo na sa lokal. Marami tayong nababalitaan ng mga governor, mayor, iba't ibang position na ang desisyon dumadating 1 month before nasusunod ng halalan. Kaya nakaupo sila siguro 2 linggo. Pero huwag naman sana umabot sa ganun. Ang tanong dyan, sir, masingit... Matagal masyado yung isang taon na tayo. Masingit ko lang, meron bang puwersa na gusto talagang patagalin ito? Naramdam nyo ba yun? Kasi tingin po na mga supporters nyo, meron. Sa palagay ko, sigurado yung siyempre, meron dyan, ayaw talagang umabot dito sa yung proseso sa pagbilang. Uh-huh. Dahil tiyak naman kami na maliwanag, the best evidence is in the ballot. Uh-huh. Pagka nakita yung balota, pagka nagkabilangan, di siguro mapapakita natin unang-una na nagka-problema, nagkadayaan talaga sa halalan, sa bilangan. Pangalawa, talagang hindi tama yung mga atit kung ano ba ang magiging tunay na resulta. Yun ang inaantay nating lahat. Kaya syempre, mahaba masyadong isang taon. No. Ilang halalan, about 14 months ago, even more. At itong protesta namin June 28 pa of last year, kaya napakatagal. Pero sa palagay ko, at least naman meron na tayong nakikitang dahang-dahang gumagalaw ang protesta, dahang-dahang gumagalaw ang kaso. At sana naman sa lalong madaling panahon, itong pag-organisa ng pagbibilang, pag-recount, matapos na, madala na rito yung balota. Yung pagbilang mismo, sandali lang yan. Kasi siguro, kung
bawat sa bawat mesa makadalawang ballot box yan sa isang araw. Uh-huh. Eh wala, kulang-kulang yan, isang buwan, dalawang buwan, tapos na yung bilangan niya. At makita na natin kung ano yung tunay na resulta. Sir, dati po haka-haka lamang yung dayaan, ano, Smartmatic, etc., etc. Ngayon, lumutang itong Mrs. Tricia Bautista na sinasabi may bayaran, etc. Ngayon, yung mga tao ngayon na sinasabi, nako, eh, talagang mukhang may dayaan nga talaga. Yung asawa nagsalita na sa inyo hong palagay, sir, kung kayo ho ang tatanungin, dapat po bang dahil na ilalagay sa alanganin ngayon ang COMELEC, maging siya COMELEC Chairman Bautista, dapat bang bumitiw na si Chairman Bautista? Well, nasa sa kanya yun. Pero ang aking sa ang nakakabahala riyan ay eh, talaga naman kung doon sa aking pananaw, sabi ko nag-aaway lang itong mag-asawa, wala ang epekto yan. Ngunit nung gumawa ng statement yung asawa ni Chairman Andy Bautista na talagang tumanggap siya ng pera sa Smartmatic, eh siyempre nababahala na ngayon kami. Okay. Kung ano ba talaga yun, kung totoo ba yun, talagang tumanggap siya, kung tumanggap siya, para saan siya tumanggap, at kahit kung ano man ang naging dahilan kung bakit siya tatanggap ng bayan sa Smartmatic, eh siguro labag sa batas yun. Tama. Kaya at anong dahilan, kung may tinanggap siyang pera, bakit siya tumanggap ng pera? Anong kapalit nung bayan na yun? Eh syempre yun ang inaalala natin ngayon, at kaya titingnan natin, pinagmamasdan natin ng mabuti ang takbo nitong imbestigasyon doon nga sa kanyang money laundering kung ano-ano. At titingnan natin kung sana naman eh wala namang makitang ganun, at kung makitang ganun, talaga malalagay sa alanganin ang pagpatakbo ng COMELEC sa halala nung 2016. Sir, hindi ba kayo nababahala ngayon sa kaugnayan niya sa Smartmatic na muna tumanggap siya ng referral fees mula sa law firm at naging abogado nga ng Smartmatic, tapos dagdag mo pa dyan eh, ano palagay ninyo epekto ngayon ng kontrobersiya na ito ni Andy Bautista sa kredibilidad nung nakarang halalan? Your thoughts? Kung may pakita, if it can be shown, halimbawa na talagang meron siyang contact sa Smartmatic, ay kailangan i-imbestiga na mabuti ano yung contact na yun. Ito ba ay contact na siyempre COMELEC, ginamit ang Smartmatic sa eleksyon? Pero ano yung pinag-usapan nila? Ang wala naman, hindi nakakapagtaka na isang COMELEC chairman ay kausap ang mga alagad ng Smartmatic. Ngunit ang tinitingnan natin ay kung ano ang naging contact na yun. Bakit magkakaroon ng bayaran? Bakit magpapalitan ng kamay, magbibigay ng bayad? Yun ang talagang kailangan natin malaman. Kaya't panuorin natin at pagmasdan natin at alamin natin na mabuti ano ba talaga ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng ano yung contact nila. Dahil meron pang ipinakita na merong mga appointment na ginagawa sa labas ng Pilipinas together with Smartmatic. Ngayon, kung sigurado, tingnan natin kung legitimate ang kanilang pinag-uusapan o kung iba lang naging usapan. Alam niyo sir, nabanggit ko kanina na matagal ho kayo nawala sa sirkulasyon. Ayan ho yung mga tao, kung tumingin kayo sa likod ninyo, nasa likod pa sa kanan ho, nag-aantay lang ho yung magpa-picture ho sa inyo. Okay. Eh talaga na-miss ho kayo ng mga supporters ho ninyo. Eh, ano po? Talaga namang nakakatuwa at makita ang ating ang ating mga kasamahan. Kasama ko yung mga kasama ko sa kampanya eh. Nagkakampanya pa rin hanggang ngayon. Sabi nga po ni Oko Rinco, BBM forever. BBM, sabi ni Susan Goodwin. Puro BBM ho ito. I love maraming BBM, salamat. Kathleen. Thank you. Maraming salamat. Pero sir, pero may ba tayo? Bago tayo mag-break. Ito naman ho, you may or you may not answer this. Your thoughts, sir, bilang kayo po is senador noon din, ano po, ay kayo may mambabatas. Ito pong kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa droga. What do you think? A lot is, there's a clamor now na itigil na ito, natigilan na itong kampanya ng Pangulo laban sa droga. Your thought as a lawmaker, sir? Well, sa pagkaalam ko, ang nangyari talaga dyan ay lahat siguro, hindi lamang ang Pangulo, kundi ang taong bayan, ay nung inumpisa ng war on drugs ng Masinsinan, ay hindi natin na akalain na ganito kalala
ang problema na ganito kalalim inaabot at ganito kalawak ang problema ng ang influenza ng mga drug lord sa ating lipunan. At nakita naman natin marami na huling mga kahit na pulis na sangkot na pati mga local government officials na sangkot na. Kaya sa palagay ko hindi dapat itigil 'yan na hanggang talagang matapos ang problema o at least makita maramdaman na natin na malaking pagbabago na. At siguro nabog na yung mga sindikato. At siguro small time na lang kung sakali dahil hindi naman siguro mawawala yan completely. Pero wag na yung highly organized, nakasangkot nga ang mga police, kasangkot mga general, kasangkot ang mga local government officials sa matataas na katungkulan. Dapat naman siguro yan ang dapat natin tanggalin sa ating pang-araw-araw na buhay. At hanggat mangyari yun, ang inaalala ng tao parang eto nga dahil nga na pumutok na itong issue doon sa pagpatay doon sa bata doon sa Kion de los Santos. Opo. At yun, kaya maliwanag naman ng presidente kasi sinasabi niya kung talagang ito ay tinumba na lang talaga nila palagay ko sabi niya ikukulong daw talaga niya yung mga guilty. Kaya siguro ang talagang sinasabi ng taong bayan ay huwag natin pabayaang maging abusado naman ang tama. Kung sino man diyan kasi exactly. yung pagpatay diyan sila din sa loob ng sindikato nag-uunahan para hindi sila masumbong, hindi sila hindi mabigay yung pangalan nila, inuunahan nila yung mga kasamahan nila. Pero siyempre meron din overzealous din na pulis diyan, may naman pulis na involved diyan. Kaya pinatay na lang sila yung contact nila para hindi na nga sila mahalata. So, yun ang mga dapat natin bantayan. Ngunit, talagang napakalaki at napakalalim ng problema ng droga dito sa ating lipunan. Sa palagay ko, kailangan marami pa tayong gagawin para masabi natin na nabago na ang sitwasyon. Kaya siguro naman, si Pangulong Duterte, isang abogado, alam naman niya, maliwanag sa kanya kung ano yung batas. At kung titignan mo ang mga pronouncement ni President Duterte, pagka may problema, meron siyang hinaharap na sitwasyon, ang una niyang tinitignan, ano ba ang batas dyan? Right. Like a good lawyer. He will look at the law and titignan, nasan ba ang batas dyan? Ano ba sinasabi ng batas? Ano yung maaaring gawin? Ano yung hindi dapat gawin? All right. At yun ang sinusundan niya. So as long as we are continuously following the letter and the spirit of the law, sa palagay ko, he will be consistent with that. At yan, nakikita na, President Duterte is doing that. As long as he is consistent with the spirit and the letter of the law, then I think he should carry on hanggang maliwanag talaga na nagbago na ang sitwasyon. Senator Marcos, sir, ang sabi po ng ilan, kung para magpagpatuloy itong kampanya na inumpisahan ng Duterte government, dapat yung papalit sa kanya ay kasing ganun din, katapang, katigas, yung panuntunan, yung prinsipyo, halos kahalintulad ng gobyernong ito, yung papalit sa kanya. Well, talaga siguro, hindi naman dapat pabayaan na pabalikin na naman sa sitwasyong ganito. Halimbawa, after what, another 5 years na talagang nabugbog na yung mga sindikato at nabuwag na at na-dismantle na yung kanilang mga organization at napunta na tayo sa sitwasyon na mga small time na lang, wala tayong nababalita mga importation na tonelada ng shabu, wala na tayong naririnig ng mga involved ang police, involved ang mga government officials. Kahit na, siyempre pag pinabayaan mo yan, siyempre malaking pinagkikitaan yan, so yung mga criminal element, papasok uli yan. Kahit kailangan talaga tutukan ng husto at bantayan ng husto na hindi na una, pag na siguro kung nakulong na at naparusahan na yung mga nahuli na involved sa drugs, na involved sa trafficking, involved sa distribution. Pagka nasira na yung kanilang organization, kailangan bantayin talaga natin na hindi maulit, hindi makapag-organize ulit at bumalik ulit dito sa sitwasyong ito. Dahil pag pinaabot na naman natin dito sa sitwasyong ito, napakahirap na naman ayusin. Kaya sana magawa ni Pangulong Duterte, dahil sa aking palagay, desidido naman talaga siya at
mula nung sa simula, hindi pa siya tumatakbong bilang presidente, sinasabi na niya talaga drugs ang inaalala niya. Nung kampanya, ganun din ang sinasabi niya. Pagkapanalo niya, ganun pa rin ang sinasabi niya. Kaya nakikita natin na he's committed to the war on to fight and win the war on drugs. And I think if there is one person who can do it, it's the president. Sir, I have a last three questions. Ano po, alam ko marami rin ho kayong gagawin pa. Ito pong tanong ko is sa inyo po palagay, because marami, a lot of people are now saying masyadong marahas itong war on drugs ng administration. Is it sa inyong pananaw? Well, I think then syempre sino ba ang hindi mag-aalala na nakikita natin marami nga, there's so much violence on the streets. Pero de ang tama naman ang sagot ng ating pangulo na sinasabi niya, wala naman siyang inorder na basta pagpapatay lahat 'yan, pero ang sinasabi na pagka lumaban they have to defend themselves, na natural naman 'yun. Eh kung mabigat talaga ang dating, nakita natin lahat naman nito armado lahat 'yan at meron silang sarili mga private army. Lahat sila may hindi marami din talaga hindi magpapahuling buhay. Kaya lahat naman siguro tayo, sana mabawasan natin ang mga namamatay, ang bilang ng mga namamatay, ang karasan na nakikita natin na nasa kung saan. But again, the effect is, at least merong epekto na nakikita natin na ang taong bayan, ang pakiramdam nila ay parang mas safe ngayon sila. Sa kaya nilang lumabas na sa kahit gabi, hindi sila natatakot, nahaharasin sila ng mga pusher, nahaharasin sila ng kung sino-sino diyan. Dahil, siyempre, nararamdaman na talagang pagka ikaw yung nagkakali, ikaw yung gumawa ng gulo, paparusahan ka, huhulihin ka, dadali at makakasuhan ka. Kaya, it is sana hindi na nga ganun. Mm-hmm. Sana hindi na nga ganun, pero hindi naman din rin natin ma-expect na magsusurrender ang mga yan. Kagaya na sabi ko, marami diyan talagang ayaw magpahuling buhay. All right. Sir, isa pang katanungan. Maranong nakarang halalan, marami kayong supporters ng mga OFW. All right. Pero napansin po namin, lalo sa mga public service programs po namin, napansin namin na marami ding reklamo, baga hinaing ang mga OFW natin, lalo na yung mga nasa Saudi. Napupunta sa mga lukulukong amo, mga abusado, ginagahasa, hindi sila pinapasweldoan. Tingin nun ng ilan, ng mga kababayan natin, itigil na kaya ang pagpadala natin ng mga OFW, lalo na sa Saudi man lang, kasi mukhang abusado ang mga Arabo at hindi marunong humawak ng mga tao. Kayo ho ba siyang sangayon na pag-aralang mabuti ng pamahalan ang deployment ng mga OFW, lalo na sa mga bansa na malulupit, na kilalang malulupit ang amo, lalo na sa Saudi? Ang nangyari kasi diyan, kung titignan ninyo ang paano na habang dumadami ang pinapadala nating OFW sa iba't ibang bansa, hindi right. Sa Saudi Arabia. Uh-huh. Nung sa simula, yung mga professional, yung mga yung mga engineer ang pinapadala natin, mga arkitekto, mga professional na workers ang pinapadala natin. Ngunit sa tagal ng panahon, parami ng parami na hindi na professional. Uh-huh. Na kasi pag professional, siyempre marami ring protektado sila ng kumpanya nila, right. Protektado sila ng mga batas, protektado sila ng embassy natin. Uh-huh. Ngunit dumadami na ngayon kasi ang mga unskilled workers. Ibig okay. Ang mga unskilled, karamihan diyan yung nagiging katulong sa mga bahay, uh-huh, mga nag-aalaga ng bata, saka yung mga ganun. So unskilled workers. So yung mga protections nababawasan. So siguro patibayin na lang natin. Una, tapos yung illegal recruitment nandiyan pa rin. Right. Anong gawin natin? Ay kung saan-saan dinadala yung mga ating mga Philippine nationals na nagtatrabaho sa labas. Kaya siguro ang kailangan tulungan natin hindi lamang ang DOLE, ang OWA, kung hindi pati na ang DFA. Mm-hmm. Na mas magandang pag-monitor nila sa mga Philippine nationals doon sa lugar nila, at kung nangangailangan ng tulong, mabigyan kaagad ng tulong. But dapat maging maliwanag ang recruitment na marami naman diyan legal na recruiter eh. Right. At magaganda naman ang kanilang operation, at hindi naman na sinasaktan at inaabuso ang kanilang mga pinapadala. Yung mga illegal recruiter, ang problema, pag pinapadala nila, pinababayaan na lang nila. Hindi na natin makita kung anong nangyari sa kanila. Kapag may problema sila, kapag inabuso sila, pagkasinaktan sila, wala silang matakbuhan dahil illegal nga itong mga ito.
Kaya nasa sa atin din na siguro, una, maari, di, mamili tayo ng mga trabaho na, na hinahanap na more skilled workers, hindi na yung unskilled workers kung bagaman. Kung meron pa tayo papadala na unskilled workers, kailangan nakabantay tayo na mabuti. Alam natin kung nasaan sila at kung meron silang pangangailangan, meron silang tatakbuhan. Sa DFA, sa DOLE, sa OWA, sa kanilang naging recruiter. Alright sir, panghuli na lamang po. Ano po ang mensahe ninyo? Dahil kanina ko pa ba nakikita sa Facebook, mukhang talagang atat na atat itong mga followers niyo, mga bumoto sa inyo to, sigurado ko. Ano ho ang mensahe niyo po para sa milyon-milyon niyong taga-suporta na nag-aantay din po tulad ninyo, sir? Ay, unang-una, magpapasalamat ako sa kanilang lahat. Magpapasalamat ako sa inyong lahat at nandiyan pa kayo. At alam ko, akala natin ang kampanya natin ay hanggang Mayo ng 2016 lamang. Ngunit umabot na tayo, nandito tayo, palapit na tayo sa September ng 2017. At nandiyan pa rin kayo at ako'y nagpapasalamat sa inyong walang sawa na pagsuporta at pagmahal sa akin at sa aking pamilya. At asahan ninyo na itong ating laban, itong ating napasokang laban ay hindi ko titigilan hanggang mailabas natin ang katotohanan na yung boto ninyo na winala nung nakarang halalan ay mabibilang din sa kaduluduluhan nitong lahat. At gagawin nating tama ang pagkakamali na nangyari nung nakarang halalan. Maraming salamat sa inyo lahat. Si Senador Bongbong Marcos po, bayan! Bisita po namin ngayong hapon. Maraming salamat po, Senador Marcos. Salamat. Thank you. Salamat sa inyo lahat. Good afternoon po.